10 AM na at ngayon ko palang tatanggalin yung kumot na itong melon. Medyo malamig kasi yung panahon eh. Ito yung controller niya. Yung kulay red, yung pagsasara. Yung itong green, ito yung ano, sa pagbukas ng kumot. Mag-i-spray kami ngayon ng para sa dahon kasi ayan na nakakaroon siya ng ganito. Parang mga spot na ano, kulay brown. Pag hinayaan lang 'yan, ano, parang yung mga dahon niya masusunog hanggang sa mamatay. Tapos na yung mga sanga naman. Susunod yung mga sanga hanggang sa mamatay yung puno, parang nagda-dry siya. Nangyari naman kasi 'yan last year. Eh. Tapos itong mga bunga naman nagkakaroon ng ito pa pala yung mga dahon naninilaw tapos nagba-brown. Yung bunga naman ayan nagkakaroon ng parang butlig-butlig. Ayan oh, NG na 'yon. Kung makiano na siya mas mababa na yung magiging price niyan. Pag kasi nag-box ng melon dito ano, nasa tatlong klase depende sa damage. Pagka walang damage, edi mataas yung presyo niya. Ito ayan oh, nagkakaroon ng parang virus ko yung tawag nila dito. Eh. Ito pa, oh, meron na rin siyang may damage. Dalawa yung bunga niya, pero ito lang yung merong ano, yung parang butlig-butlig na yun. Tapos yung isang bunga, wala. Start na tayo magtimpla ng gamot. Ito yung mga gamot. Ating plan, ito para sa ano to, sa bunga. Ito naman sa dahon. Ito para rin sa dahon. Miribon. Ah, ito na last na. Ito meron. Ano ba? Paghahalu-haluin lang namin itong mga ano, mga gamot. Sabay-sabay na siya. Lalagyan ng tubig na mainit yung lalagyan para masaid yung gamot. Para lang nagtitimpla na ano. Amoy mangga. Mukhang chocolate syrup na amoy mangga. Lagyan na ng tubig, yan na yung mag-mix sa mga gamot. Hanggang 800 liters ba? Sa isang drum. Isang drum pa yung gamot ngayon. Isang drum na tubig. 500 liters. Paano, paurong ang pag-spray, hindi pa silong. Para yung nag-i-spray, hindi mapunta sa kanya yung gamot. Hindi na malanghap yung gamot.
ito yung gamit namin yung pang-spray. Ayun yung sprayer. Tapos na kaming mag-spray dito sa walong greenhouse. Meron pang apat pero nasa iba yung presyo, yung pwesto niya, kaya ayun. Lilipat muna kami ng pwesto. Sasaksak ko na tong sprayer. Hindi siya di gasolina. Kuryente siya. Sasaksak ko lang sa may sumabog pa. Sasaksak ko siya sa may poste. Ayun o, mahaba-haba rin to. Ito yung poste. Dito ko siya isasaksak. Panghuling greenhouse na to na i-sprayan. Tapos na. Sa yung 12 greenhouse, nasa kulang 1 oras din yung pag-spray o wala pa. Mabilis lang.